Kamusta mga KaRawpapips? Welcome back po sa channel. Kamusta po kayo? Sa mga bago po sa channel, my name is Memphis Dasho. Nag-upload po tayo ng dogs and dog-related videos regularly. For this week, this is a special edition. Tatawagin po natin ang segment natin na Repatrip. Dahil sa request nyo mga KaRawpapips, i-feature natin yun. Siguro nakita nyo na naman sa title, All About Rabbits. Sumahan nyo ako ngayon. Papakita ko ngayon sa inyo sila Roger and sila Bugs. Ang mga New Zealand white na rabbit. Sila mga KaRawpapips is mga meat type. Marami ang mga klase ng mga rabbits, kasama dyan yung mga pet. Sila naman yung para sa mga meat. Pinapadami talaga sila para sa meat consumption. So maganda sa mga New Zealand white, mas malalaki sila sa normal. Mas marami ang ratio ng meat to bones sa kanila. Meron din kasi yung malalaki talaga yung mga giant. Pero medyo malalaki ang bones nila. Hindi sila ideal for me. Sila yung mga parang mga cross na ng mga New Zealand white and ng iba pang breed ng rabbit. Today, hindi naman makukompleto ang Repatrips kung hindi tayo aalis. Samahan nyo ako dahil pupunta tayo sa kaibigan nating breeder ng rabbit na purebred at saka yung may mga mixed din. Sana makakuha tayo ng kanilang mga partner kasi nasa breeding age na sila. Normally, binibreed ang rabbit around 5 to 7 months. Samahan nyo ako mga KaRawpapips and let's ride! Dulo, dalawang toll gate. Diretso lang, no? Walang kaliwa, eh. Barangay Santa Ana ko. Aba, ibig dun ho. Kabilang daan. Aray, may dati ni Sam daw. Pakalwa ka, dalit ko yan. Susunod na baryo. Susunod na baryo. Tama. Salamat po. Ito na tayo mga KaRawpapips. Mukhang may magpipick up din na iba. Pero bago tayo bumaba, safety first. Naputol. So, dito na kay Brother Manny. Pero babalik tayo natin. Mas maganda to kung dalawa kamay ko, eh. Yan. Papalutangin natin yung kamerang mag-isa. Ta-da! Tara! Ay, garay! Ay, brother! Meron ko palang ano, eh. Kasi, ano? Nandiyan siya sa art, eh. Vlog tayo, eh. Art, Veneracion. Ay, ganun? Si Lodi? Pare! Nasakto natin si Sir Art. Ay! Mga KaRawpapips! Nakakatuwa! Sila yung mga big time pagdating sa mga rabbit. Nasaktuhan natin, nandito sila. Kaya makukunin natin mga rabbit
medyo madalit salita, magagandang klase. Sana yung mga back natin ngayon, may laban din. So yun ang mga kailangan natin hanapin, yung mga hindi lang mga average. Kapag pang pet, okay lang natin gamitin yung mga average or yung tinatawag na pet quality. Pero pagka gusto nating padamihin, hanap tayo ng medyo lamang. Lamang sa itsura. Si Sir Art, makikita nyo siya sa Facebook. Isa siya sa mga top breeder sa Philippines. Medyo maputik-putik. Pupunta tayo dun sa farm. Makita natin yung mga matindihan, mga import. Since wala kasing native na rabbit sa Philippines, lahat ng magagandang rabbit galing yan sa iba-ibang bansa. Tara! Malalaki na yung landot? Nakita mo na. Wait, ito lang ang kulang. Tapos kaya lang lamang sa pellets eh. Oo, oh, ako. Kasi wala kami makuha. Ako, ano? Wala ko. Isipin mo, nag-invest ako pagdating dito. After 3 days, patay isa. After ilang linggo, patay yung dalawa. Hindi naman biro yung presyo eh. Quality naman, compare mo dun sa total. Sa isang season lang inaakabot pa dahil ng dalawang po. Eh, ito lang naman po. Kapag ano, ito ilang buwan na? Ano na yan? Ngayon mga 8 months yan. 7-8 months. Nakuha ko yan mga 4 months eh. 7 or 8? Oo. Ito fully grown to. Ito tatay nila eh. Ano yung gusto mo? Ayun, laki eh. Reserve mo nga to? May mga pahanak ako. Kuha ko siya. Medyo baka mga September pa. Kasi ayaw ko rin naman mag-release ng 4 months. At ang sinasunod ko lang yung average at bentahan. Parang tanong sa akin. Ako na kong binili ko ngayon. Ayan. Ito. Ay, ano to eh, fruit juice din ang castor to eh. Nabili ko rin yung fruit juice ko. Hindi ko naman sa kanya nakuha yan. Pero lahi niya? Oo, sa kanya mismo galing. Ito yung mga babae, mas malalaki yung mga babae. Ito naman, ito F2 lang. F2 lang to ah. Ito yung F4, di ba? Ito F2 lang, no? Pero mas malaki pa ang timpang niya sa pure. Tingnan natin timpang niya, no? 3.9. Yan ang totoong ano? Hindi pa siya pure. Bakit diba? Ito ako tingnan lang? Galing mo. Madami pa, madami pa. Talaga ang presyo ng nakabili naman ako. Ganun din ang presyo ng nakabili. So doon lang din ako magpapatay kung magkano ang presyo ng nakabili. Pero ang bala ko, mas mababa. Bababa ko. Kasi siyempre, magbilang pasa din tayo. Hindi naman ako pwede sumabay doon sa talagang pinanggalingan yan. Siyempre, di ba? Ibig sabihin ko pwede, pag kumuha ko sa'yo, magpapapila natin. Pwede rin, sir. Gagawa kita. Siyempre, para makikita natin yung ganyan ng nakabili. May nakapila ka pa? Pero hindi na ako nagpapapili. Yung paano ako? Ang sa akin kasi, first come, first serve. Kasi ang hirap, gaya nga nung iba, ang issue ngayon, may nabasa ko. Yung ibang breeder daw, papareserve, tapos paalakasan naman daw. Sa akin naman, may issue, baka ako yun. Pero hindi, kasi ako may policy talaga ako, sir, na bibigyan kita ng date, ikaw mag-set ka ng date. Halimbawa, kasi kukunin ko Sabado. O ngayon, dating ng Sabado, hindi mo nakuha. Policy ko na. Basta hindi mo nakuha sa tinakdang araw na pinag-usapan natin, automatic cancel yun. Kasi hindi ako tumatanggap ng ano eh, ng down payment eh. Kaya lang ang problema mo, pag nag-down payment, tatagal sa'yo yung rabbit, kakain ang kakain yan. Kung baga tatanda eh, kung sa susunod na buwan mo pa makuha sa akin yan. So ganun pa rin yung presyo natin. Ilang buwan ka ba naglalabas? Ang balong 3 months. Kaya lang yung iba, hindi makakantay ka lang. Bakay?
natin ito. Sige, tingnan natin experience ko. Mas gusto ko kasi, halimbawa, kung mga 3 months na, nasave ko na yung isang buwan na, ano. Yun nga, isang pumunta dito, wala talaga akong available. Ano, ano pa sa'yo, mga 3 days pa to bago mag-tumat. Ako sa sige, laban pwede yan. Na pwede na yan. Ganun din niya, 5 months. Ako, binrit ko to 7 months eh. Kung ano kasi, iba-iba rin ang diskarte, yung iba naman, within 5 months, pinipot na nila. Ano yung maximum natin? Maximum ay 4 na kayo. Pagka yung life with 4, pagpatay na? Ay, nang dito ako. Ito yung katay ako ng subscription dito. Yung lang yung tibon, ano? Pero yung mga ganyan, normal, ano ba? Ay, pagandang dito ng quality. Ayun, natira pa rin sila. Titingnan ko nga sana, makaabot ng 3 kilo. Tapos saka ako ibebenta ng mas magandang presyo. Ano ba? I'm going to go to the house. Ay siya, lakas na kalugi-lugi niya. Wala namang ibang asikaso sa purebred tsaka sa sapsoy, parehas lang nun. Pero ang ano ko, ang kain nila, ang damo nila, binibiyak sila ng damo talaga. Pagka purebred? Pagka. Nag-iiyak ko eh. Hindi ako nag-iiyak ko. Sinigil ko na yung bakawal. Ang tuyo ko. So, ginagamit ko lang sila sa purebred. Ang purebred. Marami ko. Hindi rin talaga ganun kahirap na ano kasi sabi ko ang gagawin mo lang doon, konti himas, tapos pagkain, tubig, wala na. Pero meron talagang minsan, tingin mo nga hindi nagtatay. Biglang kinabukasan pa sa'yo. Handling lang talaga ang pinagkakan natin. Inaaral naman natin kaya mo, tapos kakas mo, kaya ba? Oh, mga KaRawpapips, pauwi na tayo. Uwi na natin yung magagandang mga rabbit. Nakuha natin sa Ylaya Rabbitry. Kapag ka, ito si Sir Gerard. Kapag ka gusto nyong bumili ng quality na mga rabbit, todits lang, kontakin nyo ako pati sa page Memphis Tasho KaRawpapips. Uwi na tayo mga KaRawpapips. Ed, masyado akong masaya. Ang ganda ng mga binigay sa ating breeder. Talagang pang foundation. Yun talaga yung pinagkaiba kapag ka maayos yung mga breeder. Makikita mo rin talaga sa kanila. Drive muna. In. Safety first. Kita-kits tayo maya-maya ang konti. Medyo paagod mga KaRawpapips. Ang maganda, success tayo. Pakita ko sa inyo kung paano ko sa setup. Hindi siya backyard. Side yard siya ng bahay namin sa gilid. Para medyo may konting araw kapag ka medyo lunchtime na. And hindi naman sila masyadong maiinitan naman throughout the day. Importante din sa kanila kasing comfortable sila. For meat type sila. Pero syempre, kailangan pa rin nating ingatan yung convenience sa kanila. Pagka healthy ang mga buck tsaka ang doe, maganda rin ang ipuproduce nilang mga kids para sa atin. Pakita ko sa inyo mga KaRawpapips. Ito yung ginawa kong stand nila for the meantime. Papatong natin sila dyan, yung mga cage. Pakita ko sa inyo yung setup ko. Ito yung pinaka-favorite kong part. Ito po ay pangarap ko since bata pa ako. Pakita ko sa inyo in 3, 2, 1. Tadaan! Magkasing size sila. Ang maganda. Pwede ko silang pag-iwalayin. Pakita ko sa inyo. Meron siyang divider. Ayan, pwede siyang matanggal. Tapos, may kasama na rin siyang tape. Kaya pag nilinisin, plastic lang siya. Pwede siyang hugasan. And yung amoy niya, hindi siya kumakapit. Well, actually, ang amoy naman ng mga rabbit, very, very konti lang dun talaga. Hindi katulad yung ibang mga pusa. Ayan, kambing, medyo strong ang amoy niya. Sa rabbit, wala siyang masyadong amoy. Kita nyo, malalakas sila sa normal. Siguro sa video, hindi masyado. Mamaya, papakita tayo ng mga clips para makita nyo kung gano'n sila kalalaki. Lipat ko muna yung isa para maluwag yung pangalawa. Medyo settled na sila. Pinainom muna natin sila ng water na may dextrose powder kasi medyo napagod din sila sa biyahe. Sa mga gustong mag-start ng rabbitry, it's either para sa mga raw feeding or gusto lang nila mag-business, maganda po ang rabbit industry ngayon kasi it's even recognized by the DOH. Good source of protein ang mga rabbit natin. Plus, medyo maliit lang po ang capital na kakailanganin. Kailangan lang muna natin, syempre, mag-seminar and alamin natin kung ano yung mga needs ng mga rabbit natin. Either for pet and even for me, kailangan natin munang maintindihan yan.
Hanggang dito na lang muna mga KaRawpapips. Sana na-enjoy niyo yung video. And again, give this video a like and subscribe. Share the video and hit the notification bell for a shoutout. Shoutout muna tayo sa mga KaRawpapips. KaRawpapips Gerald Manzanero ng Ylaya Rabbitry. Miss Bea Bascal for requesting this video. And syempre, kay Sir Art Veneracion. Siya po yung President of the Association of Rabbit Meat Producers Incorporated dito sa Philippines. Shoutout po sa inyo. Mga KaRawpapips, again, if you have questions, thoughts, comments, comment below. Salamat po and mabuhay po tayo hanggat buhay tayo.